Crescent Field and American Inspired Subdivision, located along Highway of Barangay Santol, Tansa, Cavite. Just 40 minutes drive from PTEX Terminal and Naia Road through Cavitex Expressway. With two-story townhomes, two bedrooms, two toilet and bath, one car garage, with service area for your dirty kitchen and laundry area. Complete finish with tiles. Get free vinyl tiles for your stair and for your second floor when you reserve today up to end of the month. We have few units left dito sa first phase, which is si Kennedy na lang po yun at mailan-ilan na Nixon. So if you want to reserve your unit, please call us ASA para mahabol pa po namin kayo sa mga natitirang unit namin dito sa Pleasant Fields. If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you! Magandang buhay po sa inyo lahat. Again, I'm Ms. Sei Caranza, one of the licensed real estate broker based in Cavite. And right now po ay nandito po ako ngayon sa Pleasant Fields upang i-present ko po sa inyo ang aming mga model houses na pwede po ninyong mapagbidian. If you are looking for an affordable at malilipatan na this year at bagsak presyong down payment but quality and accessible sa lahat ng necessity ng isang pamilya, ay ituloy nyo lamang po ang panonood dito sa akin. Pleasant Field is a 2.7-hectare American-inspired home design subdivision situated at Tansa, Cavite. This is a small subdivision lang, kaya if you don't like na over sa laking subdivision, for your privacy and because napapaisip kayo na baka in time, sobrang daming tao o magiging crowded, ito pong subdivision na to, maliit lang siya at yun po ang ino-offer niya, exclusivity. Pleasant Field is located at Barangay Santol, Tansa, Cavite. Travel time from PTEX Terminal is about 40 minutes to 1-hour drive. If you are familiar in Robinson Tejero, from there po, around 4 kilometers lang, nandito na kayo sa Pleasant Fields. There are 3 model houses na pwede po ninyong pagpilian. Pero as of the moment po, yung natitira na lang sa phase na pinapresent ko sa inyo ngayon ay yung Kennedy. At yung Kennedy namin ngayon right now is only, kung hindi po ako nagkakamali, is around 4 to 6 units na lang at pinapaubos na lang siya. Then, pag naubos na po yung phase namin na ito, kasi ito po yung phase na good for ready for occupancy na. Itong phase po kasi na ito, pag kayo po yung nag-spot down payment or once tapos na yung down payment ninyo, ay kayang itayo yung inyong property within the period of 3 months. Ganun po kabilis. So, may ano po kayo, may kasiguruduhan po kayo na yung bahay na ibibigay sa inyo ay brand new, bagong tayo. Hindi siya katulad ng ibang ready for occupancy na kaya siya naging ready for occupancy kasi po, yun nga po, hindi pa siya nabili or siguro may nangyari dun sa first client at hindi na nga ituloy. Ito po, pag nag-cash down payment kayo within the period of 3 months, itatayo ang property ninyo. Ganun po kaganda dito sa Pleasant Fields. Lahat ang ito-turn over sa inyo ay brand new. Here in Pleasant Fields, ma-appreciate niyo po talaga yung pagkakonceptualize ng subdivision na to. For me, naging outstanding talaga dito yung concept na magiging mapuno po ito at yung laki ng mga kalsada. Yung laki ng secondary road natin is already 8 meters na actually po nag-exceed yung ating developer sa road size. Actually, ang kailangan lang naman sa secondary road is 6.5 meters. Pero dito sa atin, 8 meters. Ang generous ng developer natin dito sa mga open spaces, lalo na sa mga streets, kasi yan po talaga yung kailangan talaga natin eh. So nilaan niya talagang maging 8 meters ang secondary road. At sa primary road naman, 10 meters ang road size. At ito pa, surprisingly, sa likod ng mga townhomes po natin, may 2 meters wide na alley. Ibig sabihin po noon, di ba po, usual dito sa atin sa Pilipinas, pag townhomes na magkakatabi or magkakatalikuran, pag nag-extend, magiging dikit-dikit. Dito, hindi. Pag nag-extend po kayo ng inyong service area sa likod, meron pang 2 meters alley na maghihiwalay pa doon sa katalikuran po ninyo na townhome. So, hindi kayo magiging dikit-dikit. At sigurado po na yung ventilation ay talaga naman pong hindi madedeprive. Right now po, itong pinapakita ko sa inyo yung sample ng actual na turnover namin ni Kennedy Townhomes. As you can see, meron po itong one car garage, may patio. Take note po itong patio natin na to, meron na po itong tile. So you can use this as a mini balcony, maglagay ng coffee table or bench para po pag may visitor, they can just sit here na lang po muna while iniintay kayong lumabas.
Si Kennedy Townhomes po is a 50 square meter floor area and a 50 square meter lot area. Ngayon po, itong nakikita nyo ngayon is the actual turnover. So you can see, hindi po siya katulad ng typical Filipino homes na pagpasok mo, kita mo kagad buong bahay. Ito hindi. Meron po siyang foyer. So, ang kagandahan kasi sa foyer, natatakpan nga yung ano, yung loob ng bahay. Hindi yung pagbukas mo, ayan na, bungad na kayong lahat. Ito hindi, may foyer po. So this will serve as your living area and this will serve as your dining area. Dito sa ating ano, sa ating Kennedy, meron na po itong ceramic tiles sa ground floor, then meron po tayong ditong ano, powder room or toilet, toilet po dito sa baba. So everything na makikita niyo po dito sa ating Kennedy Townhomes is the exact presentation ng ating turnover. Except for the furniture po, wala pa lang po siyang furniture. Pero kagandahan dito, at least you would see na kung ano po yung ano, kung ano po yung dimension and kung ano po yung mga furnitures na pwede nating ilagay once sa turnover na yung unit. So this will serve as your kitchen area po. So lahat ng makikita nyo dito is actually the actual turnover. And yung mga windows po natin, take note po, hindi yan katulad ng mga ordinary na aluminum na ano, na aluminum sliding na window. Ito po hindi, UPVC. So ito po is 3 times stronger than the ordinary aluminum na sliding window. And meron na rin po yung ano, mosquito anti-screen. And this is your powder room po. So everything na makikita nyo sa powder room, yun na rin po yun. Ito lamang po yung natatanging subdivision sa Cavite na pag kayo po ay nag-spot down payment at complete na ang inyong requirements at na-approve na ni bank, ay itatayo na po ang inyong bahay within the period of 3 months. Lalo na po dito sa first phase kasi po medyo aggressive talaga yung ating ano, construction at developer. Gusto talaga nang ma-turn over to. So kayang-kaya pong ibigay sa inyo kaagad yung inyong property. Lalo na po sa mga cash buyer kasi po syempre po kayo po yung mapapriority. Andito na po tayo ngayon sa service area. Dito sa service area, if you want ano, i-extend yung inyong dirty kitchen, you can have your dirty kitchen here and your laundry area. So, ganito po yung magiging turnover niya. Except for the fence po ha, wala pa tayong fence. So, this is just an idea para at least meron na po kayong paggagayahan. So, majority of our clients po kasi are OFW or wala sa Pilipinas. So, if you want to reserve your unit, you can do that through online reservation. Mag-held lang kami ng parang video conference para ma-interview po kayo ng aming marketing sa Pleasant Fields. And i-discuss sa inyo, parang counseling na rin po yun para malaman niyo yung mga do's and don't. And you can reserve your unit through online. And dapat po magtalaga po kayo ng inyong immediate relative na magiging SPA or AIF na siyang ititripping namin and magsasign in behalf po ninyo sa patungkol ng pagkuha ng property ninyo. So, we are already here in the second floor. In the second floor, kayo na po yung magpapatile sa stairs at dito po sa second floor. Our 2 bedrooms is already here. Ito po yung isang first bedroom natin. So, single and double po na bed, kaya po dito. And you can also put your ano po, your cabinets here. Lahat po ng bedrooms natin may window. Meron na rin po yung screen or anti-mosquito screen. Then, meron na rin po tayo ditong provided na ano, lalagyanan ng inyong aircon. Again, I'm Miss Caranza. Ako po yung license broker. Actually, we are 2 license broker po na nag-a-admin ng page na to or ng YouTube channel na to, which is si Ma'am Sharon Claire Chavez. Our number is already posted here. Paki-add niyo po si Ma'am Sharon para po if you want to reserve your unit nga, mabibigyan po niya kayo ng map na mapagpipilian po ninyo ng Kennedy Townhomes ninyo sa map. And ma-assist po kayo and add niyo po siya sa Facebook para po at least kung may mga immediate inquiries kayo, real-time po kasi ang pagsagot namin doon. Our number is available in Philippine number, Viber, WhatsApp, and Telegram. Ang total contract price po ng ating Kennedy Townhomes is 2,989,049 pesos. Yung required down payment po is actually 276,380. Pero right now po, dahil nga po pinapaubos na itong ano natin, Kennedy, ay may promo discount tayo na 121,380. Then ileless pa po doon yung 20,000. So yung magiging net na down payment o yung babayaran nyo na lang na down payment ay 135,000. Pwede nyo po yung bayaran ng cash para po ano na, itayo na yung bahay ninyo. Then once tayo na yung bahay ninyo, ipapa-approve na po yan sa bank financing. Once approved na, malilipatan nyo na yung unit. So within the year, kayang-kaya pong i-turn over po yan.
Kung gusto niyo naman po ng installment plan, yung 135,000 na down payment, pwede niyo siyang bayaran ng 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 8 months. I-divide niyo lang po 'yan ng ano po, ng kung ilang buwan niyo po gustong bayaran. Kung 135 divide 3 months, 'yun po yung inyong magiging equivalent for the monthly down payment. Once approved na po for 20 years to pay, it will be 21,031 pesos. And syempre, pag approved na po, pwede niyo nang malipatan yung unit and ipagawa na yung inyong property. So this is the second toilet and bath. Napakaganda po. Kung ano po yung nakikita nyo ngayon dito, ito na po yung actual na turnover din. So, naka-tiles na siya. Buo po yan. Lahat po naka-tiles. Even yung walls kanina sa shower area, ganun na po siya kabuo. So, what you see is what you get po. Ganto po dito sa amin sa Pleasant Fields. Parang hotel type, parang nag-staycation lang kayo sa ano, sa Airbnb or sa mga condotel po. If you think po na nakakatulong po kami sa inyo upang magkaroon ng kaliwanagan sa pagkuha ng inyong pangarap na bahay dito sa Pleasant Fields, please like our video and subscribe na rin. God bless po! Ayun, I'm back. This is Miss A. Caranza, one of the licensed real estate broker ng ating mga Cavite projects. And ayun po, as what I have said dun sa vlog ko po, babalik po ako at ipepresent ko po sa inyo yung kabuuan ng Pleasant Fields. Ayun, so right now po, ang pinapakita ko sa inyo ngayon is yung aming brochure ng Pleasant Fields. So again, si Pleasant Fields po is a 2.7 hectare American-inspired subdivision. Ayun po, so ngayon, it offers 3 model unit na pwede nyo pong pagpilian, which is the Nixon House Model, the Kennedy House Model, and yung pinakamalaki is a Lincoln House Model. Lahat po yun, pag tinurn over, may tiles na po sa ground floor. Then, complete fixtures na rin po yung toilet and bath. Then, ang inyong ilalagay na lang po sa inyong loob ng house is the tiles sa second floor and sa stairs po. Ayun, so again, so, ayun po, this is a small subdivision lang. So, malamang sa malamang, in few months, sold out na rin po namin to. Kasi, 2.7 hectare subdivision or 230 units lang po ito, kung tama po, kung hindi ako nagkakamali. 230 units lang siya and 30% of the inventory is already sold na. Ayun, so right now po, kaya ko pinapresent to sa inyo kasi right now, sobrang, I have a lot of clients, specifically locally employed and some of my OFW clients, naghahanap po kasi sila ng affordable na down payment. And yung sana kaya nang i-deliver yung unit within this year or hanggang first quarter next year. Ito po kagandahan dito kay Pleasant Field. Si developer po, which is the 350 Homes, nagbigay po siya ng discount ngayon. Actually, yung down payment ngayon, we call it bagsak presyong down payment. Kasi as in, sobrang baba talaga. The subdivision is actually in affordable range housing po siya. Pag affordable range housing, pinakamababa actually is 10%. Standard kasi talaga ng down payment is 20%. Pero sa kanila, yung inopen nila to or yung nilaunch nila to, this is 10% lang yung down payment. Plus ngayon, ginawa lang nilang 5% lang yung required na down payment. Yun yung kagandahan. So yung mga units namin dito na 235,000 lang yung down payment, mas bumaba pa. Naging ano na lang, naging 75,000 lang yung down payment. So, 'di ba grabe, san ka pa? Kagandahan pa doon kasi nga po ang down payment dito since naka-promo na 5% down payment lang spot yung down payment. So, 'di ba, the first cash out is 20,000. Then within 30 days dapat ma-comply natin yung requirement and yung down payment pabayaran natin. Right after ma-comply yung requirement plus complete na yung down payment, itatayo na yung unit mo or yung bahay mo within the period of 5 to 6 months. Actually, they are dun sa product knowledge namin, dun sa subdivision, they are telling us that the earliest na move-in is 5 months. Pero syempre, parang hindi na kayo masyadong ma-overwhelm. Baka masyado kayo ma-excite. Kaya sinasabi ko na within 5 to 6 months. Kasi po syempre, after natin ma-comply requirements, matapos yung down payment and ma construct yung house, ipapa-approve na po namin yan kay bank financing. So, once approved na rin bank financing yung inyong unit, that's the time na pwede na kayong mag-turn over or mag-move in. Ayun. Then, syempre po, pag na-approve na kayo ni bank, that's the time po na mag-start na kayo ng monthly amortization. Ayun. So,
pakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng ating subdivision. Again, we have 3 model unit na pwede nyo pong pagpilian, which is the Nixon House model. So, American-inspired po ito. 45 square meter yung kanyang floor area. Then, it has 2 bedrooms, 1 toilet and bath, and 1 carport. And actually, sa likod niya, meron po itong provision for your dirty kitchen or laundry area. Plus, pag doon ka sa may perimeter, may additional na 2 meters. So, you can do expansion pa for your dirty kitchen if you don't like na yung inyong kitchen is nasa loob ng inyong ng bahay. Ayun, and also meron po itong one car garage nga po. So the next model is the Kennedy House model is a 50 square meter floor area. May two bedroom and 1.5 toilet and bath. Ibig sabihin po niyan, merong powder room sa baba, then may toilet and bath sa taas, then 1 carport, and with provision for dirty kitchen and laundry area sa likod. So you can also do your expansion sa likod kung ayaw nyo po na yung inyong kitchen is nasa loob ng bahay. Then the Lincoln model unit, floor area is 60 square meter. Ito po yung pinakamalaki or biggest model namin dito. Laki ng house area, oh. 60 square meter yung floor area niya. May 3 bedrooms, 1.5 toilet and bath and carport. Yung 1.5 toilet and bath, ang meaning po niyan, sa baba may powder room or may toilet, then sa taas may toilet and bath. Lahat ng bedrooms na sa taas. So, ganun din po, meron din siyang provision for your dirty kitchen and laundry area sa likod. Ayun, so again, pag tinurn over po sa inyo to, yung lahat ng ground floor nila is meron na pong tiles, kayo na lang po yung magpapatiles for your stairs and sa second floor. Ayun, so pakita ko lang sa inyo kung why I am proud na i-present sa inyo to. Kasi kakaiba talaga yung presentation and concept ng subdivision. Actually, iba siya sa mga hinahawakan ko rin ng mga subdivision. Though lahat naman ng pinipili kong subdivision is maganda kasi I don't like to offer yung mga subdivision na I'm not sure kung ano yung magiging outcome. So pinipili ko lang din po yung mga subdivision na binablog ko and ino-offer ko sa aking mga clients. Ayun, so pakita ko po sa inyo yung kabuuan ng master plan ng ating subdivision. So ayan po. Ito yung actually sobrang small lang talaga yung yung face or yung community. And in every blocks kasi po nito there is a story. So what I wanted to ipakita dito is yun. Yung mga color coding natin dito, tong red o itong red na block o itong mga naka-color na red is actually they called it amenity lots. Why? Kasi malapit po siya dito sa Parks and Playground and Community Hall kung saan pwede kayong magdaos ng event or party. Ayun. Then, then the yellow one is the central lots. So, ito po yung central lots. From the word central, center. Ayun po. So, nandito siya sa gitna. Dito po sa dalawang block ng central lot, meron silang tinatawag na courtyard lots. Yung courtyard lots, yan po yan. Diyan po, maglalagay po sila diyan ng playground and trees where kids can play and mag-walk po. To breathe fresh air and mag-relax. So, ito po yun. Ayan yung in both blocks meron. Ayan din, ito namang perimeter, itong kasi sa amin normally ang tawag namin na nandito sa gilid. Perimeter units. They call dito man garden lots. Kasi po, sa likod, pwede po kayong mag-expand or magtanim ng inyong flowery plants or yung mga herbs or kung ano po yung like natin na itanim na halaman sa ating likod ng bahay. Kagandahan dito, pwede po kasi kayong mag-expand for your dirty kitchen and laundry area kasi may additional 2 meters pa doon sa likod aside pa doon sa provision for your dirty kitchen and laundry area. Yun yung kagandahan dito sa garden lots. Then, the white one, which is the Lincoln, ito na yung pinaka malaking unit namin. Actually, it is only 10 units. Sa likod niya, may malaking park lot ang tawag namin dyan. Kasi yan po yung pinaka malaki na parang courtyard, pero ito mas malaki siya comparable dito sa shared na courtyard. So, ito po, ilan pa yung tatlo pa yung yung available na corner lot kasi alam ko hahanapan niyo ako ng corner lot, so I'm already telling you na po ito na lang yung available, ito tsaka ito. This is 64 square meter itong nandito. Ito kasi yung pinakamalaki, sold out na siya. So ito lang talaga yung available na Lincoln namin. Kaya if you like na bigger house and ayun nga po corner lot, ito lang yung units talaga na available for the Lincoln. And the rest po
is Nixon House Model and the Kennedy. Corner lot and end lot for the Nixon and Kennedy is actually sold out na. Yung po yung unang-unang nabili. So, ayun po. Again po, yung down payment na required sa mga units na to is only 5%. 5% lang yung down payment or 75,000 for the Nixon. Sobrang baba. Then, once natapos na nga yung down payment, kasi maliit lang yung subdivision eh, kayang-kaya pong itayo yung unit within the period of 5 to 6 months and ma-turn over sa inyo yun. Kaya, if you're looking for a ready for occupancy or gusto nyo lang na mas mabilis ma-construct yung unit, ito po yung ano, ito po yung isa sa best option actually, kasi sila lang po yung subdivision na nag-o-offer ng gantong ano, gantong terms ng payment and actually ng construction. Ayun, tapos po ang kagandahan dito, because this is an American inspired na subdivision, yung roads nito, yung itong mga ano, secondary road is actually 8.5 meters. Kasi ang standard lot, ang standard na street size lang natin is actually 6 to 6.5. Ito actually, yung 8.5 yung pang primary road or pang primary, ano na po yun? Oo, pang primary road ng subdivision. Plus yung primary road ng subdivision, which is ito, nasa 10 siya. So, ang laki po nun. Pwede ka, pag dito lang sa secondary, pwede kang mag, ano dito eh, mag-park sa labas. At the same time, may daanan pa rin yung, ano, yung dadaan. Ayun, so yun yung kagandahan dito. Actually, ang tinitinan talaga namin mga broker, para masabi namin maganda yung concept at yung, ano, end, magiging end product ng subdivision is actually yung kalsada. Kasi yan po talaga yung napapatunay dyan para malaman natin maganda yung drainage and as well yung dadaanan and para hindi rin maging crowded yung community. Ito pa kagandahan po dito, in every houses, magtatanim po sila ng ano, ng trees. Nakalimutan ko yung pangalan ng trees. Parang talisay, ano, talisay tree. Ilagay ko lang sa details nung ano, nitong video po na to. Para at least you would have the idea. So, ang cozy po nung subdivision, imagine in every, ano po, in every houses, magkakaroon ng tree. Then, magkakaroon pa ng tree lane. Ayun. Kaya, ano, kung ganito yung uwian mo if you are from Manila, sobrang relaxing kung ganito yung ambience and malamig. Ayun po. By the way po, ang ating travel time pag tayo ay galing sa PTEX, it will only be 30 to 40 minutes drive. So, kung familiar po kayo sa Robinson Tejero, pagkalagpas lang ng Robinson Tejero po yung papunta dito sa Pleasant Field. So, mga 2 kilometers from Robinson Tejero, nandito na tayo sa Pleasant Field. Ayun. Then, ayun, wait lang. Pakita ko po sa inyo yung ano, yung mapa nung subdivision, yung mapa nung phase na available. Ayan po. So, ito medyo mas malaki. Kaya hindi ko siya pinapakita kayo na kasi putol-puto eh. Diba kasi dalawa yung block. Ito kasi naputol. Ayun. So, ito pa kagandahan dito, kahit townhouse po siya, sa likod, merong 2 meters wide na, ano, na alley. So, kahit mag-extend ka po dito sa likod ng, ano nyo, ng property ninyo, meron pa rin daanan sa likod. Kaya, pag nag-extend din tong katalikuran mo, hindi kayo tabing-tabi. I mean, walang firewall na magaganap. Kasi nga po, hindi nyo naman sasakupin yung, ano eh, yung, kumbaga, hindi, walang sagarang mangyayari. Kasi meron pa rin 2 meters na daanan sa likod. So, you would have the entry dito sa front, meron din sa likod. Ayun, di ba? Hindi siya katulad ng mga ibang subdivision na pag townhouse. Pag nag-extend tong likod niya, at nag-extend to, sagadan talaga, magkatabi kayo. Ito hindi eh, ang ganda. Kaya yung ventilation itself, tagusan pa rin. Imagine, tapos meron pa kayong mga trees. Kaya, yun lang, yung masasabi ko, ang ganda talaga ng, ano, ng concept ng subdivision na to. Actually, pinapredict na namin mga broker to within the period kung ilang months namin to kayang masold. Siguro within this years, ubos na to. And within 3 years time, ito na po yung magiging concept or end product ng subdivision. Ayun po, medyo mahaba yung ating ano vlog. Pero at least you would have the idea na kung bakit ko ito binavlog. Kasi maganda talaga yung concept niya eh. Ang liit lang ng subdivision. Tapos, ang nagustuhan ko talaga dito actually is yung green. Yung green na magaganap, yung trees. Kasi, yun nga, because tired na tayo sa Manila eh. Tapos, uuwi pa rin ba tayo na parang untired pa rin ba ng ambience. So, ito yung kagandahan dito. You would have the place na pwede kang mag-relax, comfort, and yung ambience talaga naman. Parang ano, parang nasa probinsya ka talaga, pero malapit ka sa Manila. Ayun. So, if OFW po kayo at wala dito sa Pilipinas and wanted to invest your property here, paubos na po tayo dito.
lalo na yung mga nating corner lot. Konting-konti lang to. Right now kasi ako pa lang yung nagbablam nito. Pag ito, blinag na rin ng mga ibang broker. Malamang sa malamang, mabilis maubos po to. Ayun po yung ano, yung price details nung per ano, per unit natin. Ilalagay ko po sa description ng video na to. So again, ako po si Ms. Caranza. Ako po yung head broker. And I have 2 best agents na pwede nyo pong pagkatiwalaan na na mag-assist po sa inyo sa trading. Ayun, our number is already posted po sa video na to. We are available in Philippine number, Viber, and WhatsApp. Ayun po, just contact us po. Tapos po yung Facebook link namin nasa description na rin ng video na to. Add nyo po kami para pwede po tayong mag-chat and makilala po namin kayo, makilala nyo rin po kami. Ayun po, madali lang po yung process sa pagkuha ng bahay dito. Kailangan nyo lang magtalaga ng ano, representative dito sa atin sa Pilipinas na siyang ititriping namin at pipirma in behalf po ninyo sa pagkuha ng bahay. Then, the requirements easy as 1, 2, 3. Kailangan lang namin ng inyong 2 valid ID, passport, visa, then job documents like certificate of employment with compensation, job contract, 3 months pay slip. Scan email nyo lang po yan. Tapos, isend nyo po sa amin. Kami na po bahala mag-print and para nag-triping kami nung ano ninyo, ng representative ninyo dito sa Pilipinas, bit-bit na namin. At yung requirements din ng representative ninyo, bit-bit na rin niya para isang pailan lang tapos na, di ba? Reserve, then pailan documents, para isang araw lang. Ayun po, then sa representative po ninyo, kailangan lang namin ng 2 valid ID nga. Tapos, kayo din po pala, 4 pieces, 1x1 ID picture, birth certificate kung single para makita lang yung ano, yung relation po ninyo doon sa inyong representative. Kasi po ang inyong representative dapat immediate family member like asawa, kapatid, anak, or magulang na nag-eedad ng 21 up to 55 years old. Ayun. So, then proof of billing like Meralco or water bill. Pag hindi nakapangalan sa kanila yung water bill or Meralco bill, mag-attach lang po ng barangay certificate yung inyong representative para makita po na taga doon po talaga siya sa address na binibigay natin. Ayun, so, ganun lang naman po. Ang dali-dali lang po niyan. Ayun, then, for further information po, please contact us para po at least mas mabigay po namin yung thorough na process sa pagkuha ng ating bahay dito sa Pilipinas. So, again, yung promo po natin available today hanggang March 31, 2023 only. Kaya, ano po, i-grab yun na po to. Kasi ngayon lang po ako nakakita talaga ng ganito kababang down payment na complete finish na malapit na sa Manila. Tapos, ganito pa yung version ng subdivision. Ayun, thank you so much for watching po and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po, thank you.